isang babae na anak ng mermaid baby? Totoo kaya ito? Ano kaya ang dahilan kung bakit naging ganyan ang kanyang baby? Handa ka na bang malaman ang kwento sa likod ng babaeng nanganak ng Serena? Kaya umpisa na natin! Namangha ang mga doktor ng manganak ang isang ina ng pangalawang Serena ng India, ngunit nakakalungkot na nawala ito pagkalipas ng 4 na oras. Ang hindi pinangalan ng sanggol na ang kasarian ay hindi malinaw dahil sa underdeveloped pelvis at magkadikit na mga binti. Ang sanggol ay nagdusa mula sa bihirang kondisyon na kilala bilang Serenomelia o Mermaid Syndrome. Si Muscura Bibi, 23 taong gulang, ay natural na nanganak isang umaga sa pamamahala ng pamahalaang Chettaranjan Deva Sadan Hospital sa Kolkata, India. Hindi kayang bayaran ni Muscura ang anumang pag-scan sa panahon ng kanyang pagbubuntis at sa makatuwid ay nalaman lamang ang tungkol sa kalagayan ng sanggol nang una niya itong makita pagkatapos manganak. Si Dr. Sudip Saha, isang child specialist sa ospital, ay nagsabi, "Ang mga magulang ay parehong nagtatrabaho, hindi humihingi ng tamang gamot sa panahon ng pagbubuntis dahil sa kawalan ng pera, ang kakulangan ng wastong nutrisyon at hindi wastong sirkulasyon ng dugo sa sanggol mula sa ina ay maaaring lumikha ng ganitong uri ng abnormalidad." Ang mermaid syndrome ay naisip na makakaapekto sa 1 sa bawat 60,000 hanggang 100,000 mga kapanganakan. Ang Serenomelia na kilala rin bilang mermaid syndrome ay isang napakabihirang karamdaman na sani ng bahagya o kumpletong pagsasanib ng mga binti. Ang mga naghihirap ay maaari ding magkaroon ng mga komplikasyon sa gastrointestinal at kakulangan o underdeveloped kidney. Ang sanhi ng Serenomelia ay nananatiling hindi alam hanggang ngayon. Karamihan sa mga nagdurusa ay namamatay bilang mga bagong silang na sanggol, ilang oras lamang pagkatapos ng kanilang pagsilang dahil sa mga komplikasyon sa baga at mga depekto sa puso. Walang mga nakaligtas sa Serenomelia hanggang ngayon. Ang paggamot sa Serenomelia ay nagsasangkot sa pag-opera ng mga binti. Ang sanggol ay may normal na anyo sa itaas na bahagi ng katawan, ngunit sa ibaba ng baywang ang mga binti nito ay magkadikit. Ang ibabang bahagi ay hindi pa nabuo ng kompleto. Nalaman ng mga doktor na ang ina ay hindi sumailalim sa ultrasound sonography sa kanyang buong pagbubuntis. Ang mga mag-asawa ay hindi nagpagamot dahil sa kawalan ng pera, ang kakulangan ng wastong nutrisyon at hindi wastong sirkulasyon ng dugo sa sanggol mula sa ina ay maaaring lumikha na ganitong uri ng abnormalidad sa fetus. Sa kasamaang palad, ang mga nasabing sanggol ay hindi nakaligtas. Noong 2016, isang babae mula sa Hilagang India ang nagsilang ng unang kilalang mermaid baby ng bansa na nakaligtas lamang sa loob ng 10 minuto. Tinalakay ito ng medical historian na si Lindsay Fitzharris na ang mermaid syndrome ay nangyayari kapag nabigo ang pusod ng fetus na bumuo ng 2 magkakaibang mga ugat. Naway maging aral ito sa lahat ng mga buntis at sa may planong magpabuntis. Dapat na regular ang check-up sa ospital para maiwasan na rin ang ganitong uri ng abnormalidad sa dinadalang tao. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!